natin si Tatay. Tay, ano pong pangalan niyo, Tay? Si Romilio. Romilio, ilang taon na po kayo? Ano, 57. Bakit po wala kayong ano, wala kayong pamilya? Para sa Tacloban lang. Tacloban, pamasahin. Papuntang, papuntang saan? Tacloban. Leyte? Oo. Bakit ano po yung hiningi niyo? Pati nga. May maroon ba doon, mga fishing boat ba, mga fishing? Okay. Pati nga ako, anong hihingi ka ng pamasahe? Oo, pamasahe. Tacloban. Chapi mo nga pili pangalan. Yung, ano ba, sinagay na taxi ko sa Tacloban dati, sa provincial hospital, sa taas. Pero madalas ko kayo nakikita dito, ha? Wala kayong bahay? Di, kasi yung ano ba, yung, ano lato yung mga out of... Wala bang kain? Wala. Sige, bigyan kita 100 pesos tayo, pangkain mo, ha? Ang dala ko doon. Ito 100. Pangkain mo tayo, ha? Sa'yo, madalas. Sige po, sige po. Ingat po. Si Ruby, 50 years old. May isa po akong anak na PWD. Ano po ang trabaho niyo, nanay? Nagtitinda po. Ano po yung tinitinda niyo? Mga kung ano lang, kung biscuit, mga ano, sigarilyo, soft drinks. Ito po yung inuupahan namin. Dito po kami natutulog. Nilalatag po namin itong pulling. So, ibig sabihin natin, ito lang na napakalit na kwarto na to. Ito yung inuupahan nyo. Eh, sino yung nakatira doon? Sa tita ko po yun. Ah, dyan. Sarado po po yun. Mga gamit niya po yun nandyan. Nakabag may ano rin dito? May kwarto-kwarto rin? Opo. Diba po nakatira yun? Meron lang po yung gamit. Mga gamit? Kasi pag umuulan, layan po yung iba. Dito. Pwede bang ano, ma-check? Opo. Pwede bang kumasok? Pwede po. Yan po ibang gamit. Ito yung gamit niya? Opo. Ito po kwarto din yan. Wala po yung ano. Ito po yung lang yung ano naman. Dyan po lang kami. Ito lang naman nilalagay po yung gamit namin gawa niya. Pag umuulan po. Nakikisilong lang po. Ito iba po may ari niya. Wala pong nakatira. Wala po yung may-ari dito po. Dentista po. So dito, ito lang yung ano nyo? Opo, dyan lang po. Ito na. Yung gamit namin sa labas. Napakalita, no? Opo. Eh, si ano nyo dito, ate? Saan? Dito po. Ito po po. Ito. Ito si ano nyo. Palinga ako. Pagka ano po dito na po kami sa labas, maglalagay po dito na si Ali. Diyan na po kami. Magkano binabayaran niyo sa tubig dito, ate? 500 Mbps. Eh, sa ano naman? Sa ilaw?
po, 2,000 mahigit po. Ang laki naman natin. Po po, ayan po, bilimbil lang. Binayaran. Bakit? Naiipon na? Naiipon po. Kawa po na walang trabaho po yung asawa ko. Ganun lang, pure gold lang po. Yung pagkain lang po namin. Sa ano po, humingi lang po kami ng tulong sa pagkain na, na emergency po kami. Humingi lang po kami ng tulong sa municipio para makasurvive. So yung asawa mo naghaharap ng trabaho? Opo. Wala siyang trabaho ngayon? Wala po. Bakit, ba't walang trabaho yung mister mo? Eh, tigil po eh, kasi gawa po ng nilalakad pa po yung permit. Kasi construction po siya eh. Oo, oh, okay. So ito lang. Ayun yung paninda mo, ate? Ha? Ano yung mga paninda mo dyan? Pwede mo pakita sa akin? Tinapay, biscuit, soft drink. Siya po yung ano nyo? Siya po yung anak ko. Anong pangalan niya? Veronica po. Ilan taon na si Veronica? 24 po. 24? May anak na ba siya? Dalawa anak niya? Ito po yung anak ko, si Veronica. Siya po ay nagkasakit. Gawa ng inaywalag po siya sa asawa. Nagkaroon po siya ng isalit sa pag-iisip. May dalawa po siyang alam na nag-aaral po yung isa, yung isa po nasa asawa ko. Gawa po na sinasaktan po siya ng asawa niya. Pero nakakausap naman siya ng maayos? Minsan nakakausap po, minsan hindi po. Parang ano po siya, utang yung isip, kung isip niya rin po yung asawa niya kasi yung mga anak daw po may mapapabayaan. Eh, hindi naman po napapabayaan ko anak. Inakong na po namin, Lola. Veronica, nakalagaan mo pa yung mga anak?
mo dyan sa 50 pesos? Kanin po. Tsaka? Ulam. Sa kanin. Wala. Saka ano? Saka bibiling kanin? Ano yun? Ano yung mga natikman mo ng masarap na pagkain? Parado. Pops. Champurado? Nakakamunan ka mga tao. Eh, hindi naman tayo nagkakapul eh. Hindi naman katulad sa Vera Pond. Saka sa ano, may nahabol eh. May nahabol tayo dito. Hindi naman naman tayo ninahabol eh. Kaya naman na tayo sa akin. Trabaho din yun, puputasan yung paglakad, puputasan pa yun. Ipilingan na ng bolt and lock na wakot. Magkano ba yung pera mo? 1. 50. Sakto ba yung pera mo? Kulang? Ano na lang bibili mo? Kani na lang. Sakto ba? Sobra pandos. Sobra. Isang high tap na tables. Isang order. Ito ba? Ano yung mga nabili mo? Patingin ako. Ayun yung ano mo, panangalian mo. Tatlo. My fellow Americans, nasaan na ang mga trabaho na dapat ay sa inyo? Nasaan na? Alam nyo, in the past, lagi kong binabanggit ang tungkol sa pag-export ng mga crony businessmen na yan ng mga trabaho papunta sa mga mahihirap na bansa kagaya ng Pilipinas. So ngayon, pag-usapan naman natin ang pag-import. Oo, ang pag-import. Teka, maingay. So ngayon, pag-usapan natin ang pag-import ng mga crony businessmen na yan ng mga employees mula sa mga mahihirap na bansa kagaya ng Pilipinas. Pag-usapan natin yan. May mga kakilala akong Pilipino na nurse sa Pilipinas na intentionally imported to work in the US for cheap labor. Aha, nasa Amerika na sila ngayon. Ang sweldo nila eh $17 per hour. Fixed yun ah. I think 5 or 6 years yung kontrata nila. Pero yun nga, sa loob ng 5 o 6 na taon, fixed yun
na $17 per hour. Eh magkano na ang starting salary ng mga nurse ngayon sa Amerika? Yung mga US citizen ha, yung mga US citizens. Magkano? $70 per hour? $80 per hour? Tapos yung mga imported na Filipino nurse, yung mga Pinoy na nurse na pinadala sa Amerika for cheap labor, eh kumikita lang ng $17 per hour? Ang laking diferensya, di ba? Napakalaking diferensya. So kita nyo, no? Yung $17 per hour, napakaliit nun kumpara sa $70 to $80 per hour. Ang liit, di ba? Super liit. Kaya eto nga eh, sinasabi ko sa inyo, Filipinos steal jobs that were supposed to be for the American people. Those Filipinos are exploited for cheap labor. Aha. The husband of my cousin, who's an engineer, was imported from the Philippines to work in the US. He is getting paid with a fixed salary of $5,000 per month. The engineers that are US citizens, who I personally know, are getting paid no less than $12,000 a month. You see, my fellow Americans, you are losing your jobs to my fellow Filipinos from the Philippines. You are losing the jobs that were supposed to be yours. Yes, my fellow Filipinos steal your jobs. You see, I have nothing against capitalism. It's crony capitalism that I despise.
bahay namin. Nakita ko biglang dalawa sa relasa. Ang pasok namin, biglang makubad na mama ko pa ko sa auto kay Parker. Tapos, pangalawang beses na, pakita pa si Titi sa bahay namin. Anong ginawa mo? Inampas ko to. Tapos? Ang labas lolo ko po, tapos inabol ko. Munti ka na mahabol kasi nadapa lang si lolo. Tapos, andun palagi siya, paikot-ikot palagi siya. Nababantay lang po lolo ko. Munti ka na matay lolo ko kasi masaramat si Partik. Kasi may gawa si lolo ko. So nakita mo talaga na ano? Si Partik, ako short lang po. Hindi ako upad ganito niya. Makalabas lang titi niya. Si mama ko ako upad lang talaga. Walang suot-suot. Nakahiga sa... Mama ko sa baba. Ang wala kasi magawa kasi masakit kasi pag-iisip lang siya kahit tulog lang. Kasi masakit. Inuntog papa ko sa paler. Ang kanyang nagawa. Kasi yung kapitid ko inampas papa ko. Ang kuha kami lolo ko. Anong naramdaman mo yung nakita mo si mama mo na minumulist? Ganyan. Inampas ko lang po. At natumba po si Lola ko. Doon, sa gilid po. Meron pa ang danan doon. Yung siyang maagat sa danan po namin. Ganun palagi siya. Ang ala niya, wala kaming dalawa. Ala niya, ala. Partik dyan, wala si lolo, pas ako, kala niya talaga, kala niya si mama lang, hindi ka na lolo, mamatay si Partik dyan. Ngayon naawa kayo, no, kay mama mo? Ako. Yung nakita mo? Ako. Pinapulis niyo ba agad? Kasi sabi pa lang namin po eh, hindi namin alam kung magpapapunas namin o hindi eh. Ang alamit ko rin doon, magpapapunas na namin yun, magpapakulong na namin yun, nasabi namin na sa pulis, huwag niyo patakasin yan, dyan lang sa kulungan, huwag niyo patabasin. Ang hindi na siya makalapit sa mama ko, ang laki ko, kukulong ko yan sa kulungan. Hindi namin makita yan. Siligaw ko yan nang hindi na makapunta sa bahay namin. Sana na po. Wala rin siya dapat dito eh. Pero nakikita mo pa? Apo. Paikot-ikot lang palagi siya doon. Na-rape na tatlo eh. Tatlo na na-rape niya? Apo. Pagkatanim bahay namin po. Doon pa sa Ambalo pa to. Doon pa. Eh, asan yung ano mo? Asan yung papa mo? Yung daddy mo? Nakulong na po. Nakulong? Apo. Yung asawa ni mama mo? Yung apo. Tatay mo? Apo. Anong kaso naman? Bakit nakulong? Kasi inuntog sa pater. Sino? Mama ko. Ah, sinasaktan si mama mo? Apo. Nasaktan rin po ako. Kaya nakuwang kasi sa mga. Tapos kapitid ko, nasipa ko. Nasisipa niya palagi ang nakikita niya kami. Sabi niya, lalayas na daw kami. Ang alayas kami kasi nasasaktan kami. Ah, sinasaktan kayo ni papa mo? Papa. Ano sa kanya?
Romero, dyan ka ho. Thank you.
Ayan, ito ate ha. Take out para sa inyo ha. Ayan, para may pagkain pa kay mama. Ayan. Wow! May sapato si Princess ha. Maganda mo yan. Ang ganda o. Paasan yung ano, chinelas si Princess. Ito, ayan pa o. Ito pa chinelas pa Princess ha. Iwala mo na naman ha. Iwala mo na naman ha. Ayan na nga eh, dalawa o. Ayan, meron kang isang sapatos. Tapos meron kang ano. Oo nga, suot mo na. Oh, gusto mo na isuot? O, suot ko na daw yung chinelas niya. O, mamaya babayaran pa natin. O, sukatin mo muna yan. Susuotin mo yan na. Mamaya babayaran pa natin, ha? Ayan. Ano? Malaki siya. Malaki? E, pili mo na lang ng ano? Yung medyo maliit dyan, ha? Sige. Ito yung para kay Bunso. Wow! Ang ganda naman ni Princess, o. Oh. Wow! Uy, nga pala, asan yung cup niya? May cup siya, di ba? Oo. Oh. Ayun, ang ganda, oh. Pogi-pogi ni Junior, oh. Wow! Eto, may cup ka pala, oh. Eto, oh, suot mo yung cup mo. Oo. Oh. Ayos, ah. Ang ganda ng ano, ah. Wow! Oh! Tumaano ka na doon, madive ka na. Okay ba, Princess? Ha? Ayos? Masaya ka? Ha? Ayun, oh. So, ito yung mga ano, napamili natin para sa kanila. Ayan. Marami pa. Okay, may mga damit pa dito. Okay. Tapos may mga extra chinelas pa. Okay. Sige, let's go. Ayan, oh. Ano yung ano mo? Kinuha mo? Thermos. Ha? Thermos. Bakit? Ah! Lagayan ng mainit na tubig. Ayan. So, pumunta tayo dito. Bumimili tayo ng ano, kutsyon nyo para kay papano yung tinutulugan nyo. Ha? Malambot. Ha? Natutulog lang kasi guys sa ano? Karton, ano? Opo. Sige, tsaka bumili na rin tayo ng ano nyo, unan. Ayan, oh. Si Princess, oh. May matutulugan, no? Okay ba? Ayos, ah. Yung ilalim para hindi madumihan ha ate ha. Sige si Princess oh. Wow. O nga pala, pakita nga natin yung mga pinamili mo ate. Ito thermos, bumili ka no? Opo. Ayan, so magkano yung thermos mo? Patingin nga ako yung thermos, palapit nga dito. Ayan, thermos mo is nasa 400 plus. Tapos ano yung mga pinamili natin dyan? Ayan, sombrelo ni ano. Cup ni... Sige lang, okay lang. Ayan, chinelas. Para kay Princess ulit. Wala mo ulit. Nawala ka pala eh. Ayan, mga damit ni Princess. So, magkano ang isang damit ni Princess? Ayan, oh. Check natin. 249. Tapos yung isa. Ano natin? Ayan, marami.
marami kang damit, princess ha. May mga dress ka ha. Ito, $299. Tapos ito. Ayan. $300. Ayun din yung damit niya, $300. Yung kay ano, yung kay dito, ayan. So ito yung kay JR, $210. So maganda oh. Ayan oh, maganda yung ano. Yan mo nga, ayos mo ha. Maganda oh. Tapos ito isa. Bayaw niya. Ayan. So, ito. Bibigay ko sa'yo yung ano, sobra, ha? CD ito. So, lahat. Ito is nasa worth 10,000 sa may mga pinamili natin, ha? Ito. CD. Diyan ko mo yung kamay mo. Ayan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2,600. 20, 40, 60, 70, 80, 2, 4, 6, 7 pesos. Ayan. Bali, 2,000. Kasi ko ulit. Nakalimutan ko. 2,000. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2,600. 76. Eh, 77. Basta something. Okay? Yan. Para sa inyo yan. At mag-ingat, okay? Ingat ka doon. Magpapalam na may pera ka. Baka pagmulan pa ng ano, okay? Anong masasabi mo? Maraming salamat. Ayan, sa kanila ka pabigay. Maraming salamat. Ayan. Hold mo na! Puro bariya! Sige, sige. So, kami rin. Gusto rin na magpasalamat sa ating contributors at kay Comrade Mark. Maraming maraming salamat sa inyo. Nabalikan natin si Ate Marilyn. At napasaya natin yung mga bata. Okay? So, congratulations. Hello, Kyle! Hello, Kyle! Bumalik kami! Hello! Ayan. So, ate, bumalik kami kasi meron kami daladalang regalo, ha? Ah, sa labas, ha? Ayan, para po sa inyo yan. Okay? Salamat, sir. Welcome po, welcome. Ay, kita niyo naman, ano? Ah, sige, labas ka na para makita mo. Ito, para kay Kyle! Oh. Kaya per ha, Kyle ha? Oh, magkasintanggad na kayo! De, ito, para ano, hindi na muna kayo nung problema sa akin. Sa diaper. Kaya per, okay? Tapos ito, meron kami mga binili. Ito, mga na, ano na, marami doon. Mga noodles dito. May mga dilata. Kahit ito, paano madadagdagin yung ano mo, paninda mo. Ayan. Dito. Okay. Tapos, na, okay na to. Siyempre, bubiliin kami ng mga paninda mo, mga coffee. Yung mga kape. Ayan, galing nito. Ayan, dami na oh, kayo kayo. Si Kyle. Tapos may mga gatas din kami pinili para kay Kyle. Ayan. Thank you, sir. Gatos pa kami kay Kyle. Ito pa, kape. Okay. Ito pa, ate. Hindi lang ito. Dapat daming gatos niya. Tapos meron pa rin dito. Uy, kapalang pang bigay again. Ito pa, meron pang mga naibag dito. Gatos pa ulit. Gatos ha. Ito pa ulit. Mga gatos. So, ayan o. Dami na. Tapos ito yung sinasabi ko maraming mga noodles. Ate, magpagpagpaginda. Ayan na rin. Tapos coffee mate. Mga kape na naman. Pagdagdag ulit paninda. Ayan. Kaming tulong po na itong ano binigay niya sa amin.
Welcome po. Ano po, malaking, ano, makatulong malaki, ano? Oo nga po. Ayan, ito pa, mga noodles. Ang nagtasig pa ng lahat. Ayan, mga riba. Salad ko na rin yung plastic, ha? Okay lang. Okay. Tapos meron pa, syempre, meron na naman. Meron po ulit. Ayan, no? Siyempre, hindi mawawala si Kaikay, no? Kaikay, meron siya mga biscuit. Wow! Kaya mo ganito, kaya mo, wala mo. Mga kinakay. Wow! Ito pa, oh. Oh, dami niya. Saan natin may mga candies din kami binili. Ayan. Tapos yan, mga tinapay. Para kayo tayo, para kayo naman, diba, mag-upo man siya. Candies ulit. Okay. Ito pa. Ha? Mga biscuit. Kaya, ha? Ay, ang dami niya, no? Dami. Oh. Ah, siyempre ate, dalawang sako ng bigas. Salamat po talaga. Ay, ilo-ilo lang binibili nyo. Hindi po. Ayan po ah, galing po to kay Sir Mark at sa aming mga contributors. Salamat po sa mga sponsor. Ayan, at kay Sir Mark. Sir Mark. Ay, meron na si Kay Kyle! Yehey! Abihin Kyle! Ayan, naiiyak sa akin si Kylie, naiiyak eh. Ito kayo lang, dahil mo ng gatas, no? Oo. Oh, dami, oh. Dami. Wow, dami meals. Meals, tapos may mga dilata ka pa kayo, no? Oh. Palak natin, ha? Ayan. Hindi na mahihirapan muna si mama mo sa ano. Si lola mo pala sa... Kaya nga po. Baya permo. Ano mag 13 na siya ngayon, ano? Sa 29. Mag 29. Okay, dalaman. Sa 30 na siya. Ayan. Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Ayan, oh. Dami, oh. May diaper pa siya, oh. Okay. Oh, anong wish mo sa ano? Anong wish mo sa birthday mo? Kasi hindi namin lalagay lagi yung cellphone niya. Ah, yung cellphone. Yan namin lagi nilalagay. Kaya ano? Kasi pa yung may kapansano, sige pa yung niya nakawin nila. Kaya po eh. Kaya nakakayos. Thank you ate manami ba? Pagpapalitan mo ha? Apo. Thank you po talaga. Welcome. Laking tulong po yun sa. Sige. So, maraming salamat. Congratulations. At good man. Apo. Thank you. Mauna na po kami. Apo. Salamat po. Sige. Welcome po. Maraming grocery si Kyle! Ano Kyle? Masaya ka ba? Ha? Masaya? Masaya si Kyle Kyle, oh! Ayan! Oh, marami ng gatas. Ito marami yan ate, ha? Apo. Ayan! Okay. Okay? Apo. Sige. Thank you po. Ano mauna na kami, ha? Sige po. Sige. Okay, bye-bye! Bye-bye, Kyle! Thank you, sir! Welcome. Sige. Mark said, quote, I was watching and listening to Joe Biden's speech last night. He was talking about American jobs made in America, American products and services that are made in America. I'll be honest with you, my fellow Americans. I couldn't stop laughing, and I was also pissed at the same time, while listening to his rhetoric fantasy. If he's serious about jobs in America, then he should sign an executive order banning outsourcing of American jobs overseas. The heck, man, what is left for the Americans? Many jobs were outsourced, and will continue to be outsourced to third world countries for very cheap labor. Where are the jobs that were supposed to be for you, my fellow Americans? Gone, outsourced to poor countries like the Philippines for a very cheap labor cost. You see, my friends, I am pro-America and for the American people. It's the corruption, exploitation and lies that I hate, no, not the United States and its people. And to my fellow Filipinos.
The heck, man, you are all exploited for cheap labor. Remember, you don't owe them anything. It's them who owe you a lot because of your slave-like wages. Down with crony capitalism. Unquote. Mark said, quote, whenever I call my bank, I talk to a Filipino call center agent. Whenever I call my credit card company, I talk to a Filipino call center agent. Whenever I call my cell phone carrier, I talk to a Filipino call center agent. Whenever I call my internet provider, I talk to a Filipino call center agent. So where are your jobs, my fellow Americans? Where are the jobs that are supposed to be yours? They are gone. The jobs that were supposed to be for the Americans were outsourced to third world countries like the Philippines. The jobs were outsourced for cheap labor, so those crony businessmen can save huge amount of money. Workers from third world countries are exploited for cheap labor, yes indeed. My friends, I have no problem with capitalism. It is the crony capitalism and crony businessman that I despise. Unfortunately, people are driven by greed, and that is the reality. Unquote.